Antipati ka naman, ano ba yung ayan na. Ayan na pa. Totoo na ba yan? Totoo na to. Kailangan to. Totoo na ba kami? Behave na ba? Totoo na ba? Kaya na ba to? Are you really truly there? Oo. Ito na ba? Ayan na. Diyos ko, nagbalik po kami mga kaibigan. Ako po ay nagmamano sa aking Diyosa, na si Diyosa Amy. Alam mo naman, type ko yan. Manang lang ako sa Ilocos. Mas type ko yan, hindi, kasi ano, I have to make a confession. Before I went to this interview with you, nagsabi sila sa akin, mayroon silang babala. Huh? Afraid. Nasabi nila, baklang bakla ka daw. Ayun lang po. Ikaw daw yung pinakabaklang bakla na nakita nila. Kaya, ako po ay talagang... Matatalbugan ka sa kabaklaan. Oo, sabi ko. Laking problema yan. Yun nga, natakot ako. Kasi puket agad pinag-usapan. Mali yung topic. Nahilo pati si Mike Lopez. Kaya nga. Sumuro ito po mga kaibigan, kasama ko po sa aking ang kagandahang Amy Marcos. Yes po. Siya po yung... dito po ako ngayon dahil... Actually, nag-interview na sila kanina ni Sass. Seryoso. Oo, policy wonky. Ayoko ng seryoso kasi ang trabaho ko seryoso na eh. Naninira ako ng... Tsaka bad sa skin. Oo, pag laging serious. Tsaka Diyos ko, kabotox ko lang, madam. Ingit ako sa kilay. Thank you. Kanina pa ako dyan. Mainit ang ulo ko sa kilay. Kanina po siya nagagalit sa kilay. Pero alam niyo po, ito po yung yung una kong tanong. Hindi ba ako binayaran, di ba? Oo, wala. Ayun kasi, alam mo naman yung mga... Baka naman yung issue na naman kasi nila. Kasi alam mo naman nila, ang aparatang nila kasi sa amin, mga bayar daw kami. Oo, mga bayarin. Mga bayaran daw kami. At kami naman, ano naman kami? Hindi ko maalam Anong bayar? Alam ko, Diyosa siya. Ayaw tumigil. At meron din akong pangalawang confession. Ayun na. Alam mo ko bakit ako naging bading? Bakit? Kasi po, yung lolo ko, yung lola ko sa father's side, Maka Marcos. Tapos, kasi yung mga Ilocano, sa Magsaysay, Davao del Sur. Ay, okay. Alam mo yung sa Homestead Act, alam mo diba sinabi mo kanina na yung mga Ilocano yung mga unang pioneers, mga ganun. Sila po yun, sila po yung nabigay, may mga galit na, may mga angry birds, sa punyeta kayo. Tumigil kayo. Lumayo kayo. Lumayo kayo sa amin. So yun po. So yung, pero yung mother side ko naman, mga ganon, mga dilawan. Kaya na-mix yung dalawa, green ang kulay. Naging Becky. Naging Tibo. Ayan. Kawawa. Kasalanan ng politika. Kaya ka magkaganyan. Kanyan po. Pero attorney naman. Diba? Okay lang. Huwag tayo mag-attorney. Wala. Hindi ako attorney ngayon. Ako ngayon ay isang subject ng isang Diyosa. Type ko mag-Diyosa. Alam mo naman sa amin, manang lang ako. Kailangan mag-kowtow yung mga bakla. Kasi siya yung nanay ni Borge. Yung pala yung punchline. Extra lang ako na ito. Sabi ng mga bakla. Sabi ng mga kaibigan kong bakla, sabi nila, maayos ka kay madam. Nanay ni Borgie yan, Diyos ko. Nanay ni Borgie. Baka makapasampal ka. Wala na si Georgina. Lupit natin. Ay, gusto ko yun. Mga issue ng ganun. Gusto ko yung ganun. Natin. Pero wag natin pag-usapan muna yan. Napagod ako sa Congress. Pag-usapan natin. Kaya happy ako nandito. Una, pag-usapan natin. Anong ginawa niyo sa Congress kanina? May Diyos ko, tinorture-torture kami. Nakakapagod doon. Yun, dami-daming question pa ulit-ulit. Tapos kawawa mo yung Ilocos 6. Trauma. Kasi nadetain sila dalawang buwan. Tapos pinabalik doon, nauutal na. Hindi pa nag-uumpisa yung mga questioning. Kakaloka. Hi Mike. Si Mike po yung yung dahilan bakit. Bomber. Siya po yung nagsabi sa akin na interview ko daw si Miss Kanbaya. Lunch. Saka ito ang bayad. Ito yun ang bayad. Ito yung bayad kasi cheap siya. Kalat caring girl. At saka kami pong kalahating Ilocano, kalahating bakla. Kaya aling kalahating upward down, left or right? It depends It's on the situation. It's confusing. It depends po on the location. On the location. Kayo talaga. Tingnan mo yan. Puros kalokohan. Gusto ko. Ang tanong ko ganito. Simple lang. Simple lang tanong ko. Ano pa talagang problema ni Parinas? Bakit ba kayo nagkaka-issue dyan? Feeling ko politika.
Kasi hello, gusto niya. Oo, dati sabi niya sa mami ko, politika lang to. At ang gusto ko... Eh, si Francis Manalo, kilala mo ba yan? Yung baklang yan. Oh, long time no see, miss ayan, na kita. Ayan, ayan. Okay. Ang mga peke nandiyan. Oo, nag-abang ang lahat. Ay, Taiwan, in fairness. Eh, marami OFW. Marami feeling ko talaga, it's Kuan. Oo, sa OFW. Ang dakila. Alam mo, mga diehard ko dyan. Mga Hong Kong girls. Yan ang parating tumutulong pag may bagyo. Ayan, ang dami ng mga, ano, ang dami ng mga kalbahe. Oh, ayan, mawalang iya. Never mind. Sige, pero never magalit mind kayo kasi magaganda kami. Oh, di ba? Ganda lang. Ganda lang. GL. GL. Mm-hmm. O yun, tapos kanina. So, ano feeling ko, local politics lang yun. Alam mo na, yung mga, sabi nga, Game of Thrones, the North remembers. So that means I'm the Queen of Dragons. Ganun pala yun. Joke lang. Eh, gusto kasi, 2019, uh-oh, wala na siyang tatakbuhan. So dapat daw yung daughter. Eh, bakit daw ako nag-rehisto dun sa distrito niya? Sabi ni mother, alam mo naman, in the interest of world peace, ang mami ko, alam mo naman ang na ever mo, beauty diba queen. Oh, world sabi peace palagi ang sagot. Ever. Mm-hmm. Sabi niya, sige, pagbigyan na lang, malis ka na dyan sa distrito at huwag ka nang lalaban-laban dyan at hindi mo naman type. So, kinuha niya yung Comelec at saka naglumipat na ako. Pero ganun pa man, ang lupit pa rin nila sa Congress. Ayaw tantanan at kinulumpay yung aking mga empleyado for 2 months straight. Kawawa naman. Eh, ang tatanda na noon, 64 years old, 50 years old, 60 years old. So, nagtaasan ang blood pressure, na-depress, may blood sugar. Kawawa-kawawa talaga. Kanina, ginigrill na naman. Kahit alam niyo sagot, natutorpe na sa nervyos. Wawa. Siyempre, kasi, alam, sino ba naman hindi matatakot eh, mga congressman niya? It's really, really scary. Yun nga. Miski ako, miski tama yung sasabihin mo, mali na bigla. Hindi kasi naman talaga naman nakatakot. Kasi di ba minsan, pag may gusto silang itanong na ayaw na gusto mas may gusto silang i-elicit na tanong, pwede ka nilang i-lead na pwede ka nilang takutin, yeah, di ba? Tsaka hindi ka pwedeng may lawyer, di ba? No, mm-hmm, the counsel ginaganyan talaga, hindi pinapasalita yung lawyer mo. Mm-hmm. Tapos yung sila na yung nag-accuse, sila mag-imbestiga, sila rin hahatol. Di ba? Ano ba yun? Hindi pareho ng court. Yun ang question. Yun ang marami kasi nagtatanong na, di ba pareho kayo ng both of you are supportive of President Duterte. Well, originally, LV siya. Medyo no, doon nagkaroon ng hidwaan sa politika. Kaya nga kung sino yung starring. Alam mo na yun. Eh, ako, Duterte ako eh. Sorry na lang kasi kaibigan ko siya from the 11th Congress. Tsaka bilib ako doon. Gusto ko siya. Ito. May mga nag-i-issue kasi na... Eh, ito daw mga ano, ito daw mga... Ay, galing sa Milan, type ko yan. Ay, oh, maraming mga ano. Yes, oh, see. Maraming tayo mga followers na... galing sa Hong Kong, galing sa Japan, so galing sa US, hello, New York, sa Davao, ang iba yun, sa Irina, yeah, tulad ni Corona, taga Japan, and po mga ano yan, mga I love the Marcoses, ang mga bakla yun, yun yung mga hostes sa Japan dati, andyan niya, yung mga Kirot, si Inay Kirot, si Inay Carmi, andyan po. Kaya po, yun mga ito, mga estudyante kong abugada, yan, yeah, madam, ayan po. So, iba-iba po yung aking mga viewers, pero mga bruha din yan. Kaya, kaya yan, lumuluhod sila ngayon. Oh, ayan. Thank you. Okay. Lord, nyeta kayo. Oh, ayan. Talaga? Pinapatulan mo sila na, ha? Hindi, syempre. Mga love ko yan eh. May mga, iliwa lang sa mga nag-angry birds. Mm-mm. Gusto ko lang bird. Ayoko lang angry. Ay, gusto ko. Speaking of angry bird. Hala, ang complex issue. Oo nga. Wala nang pakialam sa procurement ek sila dyan sa Congress. May tanong ang interest ng tao. Puros angry bird. Ayun ang ano, ikaw, sa totoo lang, na-intriga ka ba din? Oo, na-intriga ko. Anong tina-intriga mo? Anong tina-intriga mo? Kasi kanina, tinatanong kay Bongo kung may kinalaman daw siya doon sa pag-away nung dalawa ni Trish at ni Comelec Chair, si Bongat galit na galit, sabi, ay, nako, pati ba naman yung away ng mag-asawa, kasalanan ko, binayaran ko rin yan, lahat na lang. Eh, may chismis daw kasi na yung asawa daw ni Kuya, ni BBM, ang nag-broker ng chuchu-chuchu. Totoo ba yun? Hello, ano ba? Ang labo nga. Si Lisa nga, yung asawa ni Bongbong, nervous na nervous makipag-usap kasi nga baka makulayan nga ng politika. Eh, talaga namang kilala namin yung nanay ni Trish mulat sa poll dahil original blue lady yun nung sinaunang panahon. Long, long time ago. Pero nothing to do with politics, kaibigan lang. Tsaka they've been away for so long. Tsaka maingat din sila eh. Ayaw nakikipaghalubilo sa politiko. Mahirap na.
Siyempre, alam mo na, alam kong ikaw, you are a hesitant politician. Oh, ayan. Ano ka, artist kasi siya talaga. Filmmaker, yung mga ganon. Feeling artista. Hindi, at saka, dito naman, ang nanay ni Borgie, umayos kayo mga kaibigan, ang nanay ni Borgie. At wala na si Georgina. Wala na si Georgina. Walang iya kayo. Umayos kayo. O, baka ano, parang ano na yan, parang digom na ang tatay ni ano, ni Baste. Ang tatay ni Baste. Yun. Ang cute ni Baste, napunta siya sa Ilocos. Shooting sila doon ng lakban. Sino kasama niya? Which one? So my girl, chinismis lahat ng tao. Maluloka na naman si Sara sa akin. Anyway, bakit gusto mo si President Duterte? Bakit ko gusto? Kasi siya lang yung paninindigan at siya lang yung pag-asa ng pagbabago. Pero aminin mo, ang laki ng bayag. Oo. Diba? And 15 of them. Yes, 4 of 1. 15 bayag, yeah, mga kaibigan. Talagang hindi ka maubusan na titulo. Diba? Nakakalok. Hindi ako sanay sa mga namby-pamby na mga weak. Mas gusto ko yung gano'n. At least may mangyayari naman na pagbabago. Kasi ang dami dapat na talagang dapat magbago. Correct. At ito, madam. May nagsasabi daw na yung pagpapa, yung kailangan mag meron daw kayong kaya ka daw kayo supporter ni President Duterte nagbabayad utang daw kayo sa pagpapalibing ni President FM. Anong sabi mo diyan? Pumayag daw si PRRD na ipalibing si sa libingan ng mga actually nakakatuwa siya. When he went to Ilocos, sabi niya, ano ba sa akin? Kasi lawyer ako, dapat sundan ng batas at ilibing na yan sa libingan. It came from him. We never even brought it up. Kasi sa totoo lang, nag-give up na kami. Dahil, nakailang presidente na, 27 years of waiting. At dalawang Aquino day. Correct. At saka ang dami nilang panahon, pwede nilang baguhin yung batas na di ba? Na hindi naman nangyari. Di ba, pinaputok pa nga nila yung ano nung bus, di ba? Ayun, ang dami nilang ginang. So, ang ending is, it came from him, nagulat kami, kasi sa totoo lang, surrender na kami doon. Ayaw na namin niya guluhin yung issue pa. Tapos sabi niya, hindi, kasi yung tatay ko, cabinet member din. At saka yung nanay niya, antay. Okay, pareho kayo. Ganun. Pero ba't hindi siya naging Becky? Naging maton? Dalawa lang kasing pagtutunguhan yan eh. Maging maton ka o maging Becky ka. Diba? Galit ka sa tang! Ganun. O hindi ka galit sa tang. Laka. Kamayang. Pare! Panggulo! Actually guys, ito ha. Sabihin ko sa inyo, hindi... Kasi marami na sasabi na, ano daw ako, BBM, gano'n, wala akong pakialam dyan. Kasi yun nga, sabi nga, para lang sa bayan, diba? Baklang. Ito bakla to eh. Hindi kasi ito pwedeng sabihin mong, hindi ko siya gusto. Bakla, ano ka ba? Kadugo. Berde. Kailangan talaga. At saka ang buhok, Diyos ko, bonita. Ano mo nung timeless view? Putang ina. Loka. Hindi pwede ako magmaga dito kasi hindi naman ito pa. At saka mga walang batang nanonood dito. Puro consenting adults. Yes, at saka puro intelihente. Ikaw talaga. Yung mga medyo makulang sa utak, hindi nila kayang irokin yung mga sinasabi. Hindi ka gets. Hindi ako gets. Ito yan, madam. Sige. Ang Ilocos, siyempre game up. Kayo, ako nakapunta na akong Ilocos. Ilang beses na. Nag-ano ako yung sa Alabel, yung di ba may there's all... yung Inabel, yung handloom. Mayroon isang 96-year-old na national artist who is doing it by hand. And he's the only one. I bought 4 of them. Because sabi, she's 96 years old, so maano na. And that's right. I'm half Ilocano. Yeah. So, kailangan heritage ka. Alam ko lang word na Ilocano, nagrawit. Kasi daw ako, mahilig daw akong kumain. Ganyan. Kaya po, siyempre, I bought... Ang bastos na food namin. Kumain ka na. Anong bastos? Poke-poke. Ayoko na, poke-poke. Kabatiti. Ay, pwede. Ano pa iba? Ano pa? Ano pa?
Agbayag. Ay, agbayag. Ang babastos si President Tigong yun. Sampu siya noon. Ay, hindi, 15 pala. Tapos 15 nga, di ba? 15. Tapos, pag ang dami yung fans, madam. Kakain ka doon sa Kangkang Cafe. May Kangkang Cafe? Oo nga. Pero sabi nila, huni daw ng ibon yun. May ibon ba nagsasabi ng kangkang? Luka-luka talaga to. Ano-ano naririnig? Mga lukare. Gusto lang mambasto. Hindi, ito actually kaya, yung mga... Kaya, maaga pa, uso na si Digong sa amin. Yes! O, syempre, kasi, ang alam mo, sa Davao kasi, maraming Ilocano. True. Davao del siya, Sur, nagtataka ako eh. Davao del Sur, Davao del Sur, Cotabato. That's right. Maraming South Ilocano Cotabato, doon. Wall Tour. Oh. Mas marami yata akong kamag-anak doon kaysa sa Correct. Sarap. Ako yung mga relatives ko. Tapos nakapagpag-pag. Nakapagpag-pag. Pag ganun katiga, pinakbag. Arithmetic. Social talaga yung 28, 29, 30, 31, 32. Uncle. Nagdaktal, gano'n. Diba? Tinigas na talaga naman. Actually, ang Bisaya at saka ang Ilocano, parang matigas ang dila. Correct. Kaya once you go Bisaya or Ilocano, you never go back. Kaya yung nanay ni Borgie na nagsabi, Diyos ko. Kasi niya, no? Wala mo sinabi. Sino? Si? Siyempre si Borgie. Ayan. Loyal siya kay Borgie. Kaya nga, yung nagmamano. Madam, I'm not worthy. Feeling daughter-in-law. Ayan naman. Oo. Nakita mo naman. Ang maganda, timeless. Oh, kita mo. Diba? Ano, kita mo si Madir? Ang mami ko. Yun ang maganda. Ay, ibang klase din si Madir. Ibang level. Ibang klase. Asar na. At saka yung Minerva. Hindi niya alam naman yung nag-Minerva ako. Pilipiniana talaga yan. Ay, ginagaya mo. Oh, shit. Pati buhok. Ay, ang ganda. Yeah. Hindi ko siya kaya. New Ilocos na magsaysay del sur. Doon talaga. Taga magsaysay del sur kasi yung tatay ko. Oo, taga magsaysay. Ay, mga kyalig, mga animal. Ay, congrats. Yan po. Proud to be Ilocano. Yan. Yung mga Ilocano at mga Bisaya. Oo, nga sa Mindanao, nakakatuwa yung piyesa parang sa Hong Kong. Parang hindi umalis ng Ilocos. Ganun pa rin. Tan, tan, tara. Di ba? May procession, may carpet. At saka, nagtatrabaho ng madaling araw yung lolo ko. Yung pag ano. Totoo yun. At yung kakuliputan ng lolo ko, bonggang-bong. Yung mga na nakatago yung mga, yung sa ilalim ng dedo ng lola ko, nakatago yung mga. Yung mukha nga ng lola ko, nagtutuan. Nabublo. Pero, waray din si madam. Oh, waray-waray. Bonggacious. Kaya, walang pake. Kaya balance. Naging beke, hindi ba? Ito yung question. Paano, how do you deal paano ka nakakapag- adjust dun sa... Kasi aminin natin, ang dumi ng politika madam. Actually, reluctant politician ako, hindi talaga mabuti. Pero sabi nga ni Mother, huwag maging bitter, it's bad for the skin. O, diba? Sabay ganun. Pero nasa jeans naman kasi yung... Nasa jeans naman kasi yung pagiging beauty queen mo. So, si Madir, yung level siya. Hindi malaking complex ko sa buhay yan. Kasi napakaganda ng nanay ko. Tapos tinatanong sa akin. Totoo kayo yung kwento? Tinatanong ng mom. Parating tinatanong, ba't hindi ka kamukha ng nanay ko? Nanay mo? At ang sagot ko, bakit? Kayo ba? Kamukha ng nanay ko? Iisa lang yun, no? Ano? Naging masungit ako today. Pero ano? Pero tanggap ko na. Kami ni Irene, pag pinapa-proxy, kasi bisibisihan ni Mother, tapos imbitahin kami, ganyan, papapuntahin kami sa wedding, sige, i-proxy mo si Madam. Pagdating na... Madi-depress sila, ganon? Lahat ng tao, ha? Ikaw lang? Pinagbihisan mo na yun, nag-prepare ka na, nagdala ka ng gift. Dahil, saan si Madam? Inis ganin. Buti rin yung nanay ko, hindi masyadong maganda. Miski sa restaurant, hindi lang yung ganda, dai. Hatagan ini. Hatagan gihapon ini. Kasi nalaman ko. Ay, sos, yung tip galore. Hindi nalaman ko, Bisaya, kasi yung attitude ng nanay mo, yung parang waray talaga. Yung parang, waray pira, waray kwerta. Oo, Miss Friendship daw talaga yan. O kasi bagyo na kahapon, share! Bagyo na bukas. May nagkwento sa akin dati na pag yung nanay mo daw, mahilig sa magaganda at pogi. True. Pag hindi ka daw maganda at pogi, ayaw ka yung mauso. Meron kaming tawag dyan. Kami ni Irene at ni Bobo. See-through. Isi-see-through ka, parang hindi ka nakikita. Ay, ang pangit mo. Bakit ka nakasuot ng ganyan, hindi ka nagsuklay. Yun ang kwento. See-through ka dire-direso. Kaya doon wala nangyari. Ayun, wala nangyari. See-through. Hindi ka tako. Pinakakatakot ako, baka hindi ako makita. Hindi. Mataas, magandang kilay mo.
Higit sa lahat, naka-blushing dewy skin. Love niya yan. So pwede. Ah, niya. Gusto niya yon. Oh, gusto niya. Madam Han. Oo, feel ka na. Borgie higit sa lahat lang. Favorite niya yun, karinyoso eh. Ah, talaga? Ako lupot sa kanya, kaya talaga malakas na malakas yun. Ito yun. Ito yung, may, of course, maraming mga, ako kasi inaamin ko na lumaki ako na Bisaya. So syempre na isa ako dun sa mga na nadala dun sa mga anti-Marcos. Chuchu, na uso eh. Na, syempre, pa trendy. Tapos di ba napanood ko yung Dangerous Life, mga ganun-ganun. Pero syempre, ako yung isa sa mga nag-comment na dapat na ipalibing kasi di ba dapat mag-move on na tayo. Di ba? So ikaw, and how do you deal with the misinformation? Kasi ako ha, nakita ko sa mga books natin ngayon dito sa di ba nakakaloka? Yung parang si yung la, yung kabila, santo-santuhan. Tapos si yung pamilya nila, aba parang sa impyerno na pupunta lang. Ha? Eh di naloka ako kasi parang ano ba to? How do you deal with that? Well, ang yan nga maganda eh. Kaya nga may digital activism na eh. Kaya gusto ko itong soft media. Kasi may pag-asa kami rito. Kasi mga may-ari ng traditional, syempre, hindi kami gusto. Magkaisa! Ganun. Ganyan. Kalurky. Diba? Kaya nga at least, sa social media may pag-asa ka kasi user-generated talaga makatotohanan. Pag hindi nila type, wag na ako, diba? So at least maganda talaga yung kayo. At least, totoo. Pero sinasabi naman bayaran ng kapal. Hello? Nakilay ba ng mga ganyan? Di po kami bayaran kasi po nakakahiyang humingi ng bayad sa arena ng mga bakla. Ano ba kayo? Higit sa lahat, may pakay kaki Borgie, no? Tanggapin mo. Amin. Hindi masyado ako. Hiya ako. Loka. Loka. Basta. Hindi, ito yan, ma. Ito yan. Pero talagang nakikita ko yung mga millennials, hindi na nabebenta yung mga propaganda na dati. Talagang gusto na ungkatin at alamin ano ba talaga yung nangyari. Kumbaga, hindi na niniwala sa mga black propaganda o kaya yung mga nasa media na tradisyonal. Kundi, yung lola nila, bakit sinasabi ng lola ko na maganda nung panahon na yun? Ako yung lola ko sa father's side. Diba? Namatay siya, Marcos pa rin. Yun na nga eh. At na ako din, naisip-isip ko, kung talagang totoo yung lahat ng mga kamalian na gano'n, ba't kayo nakabalik? Oo, that's right. At wala silang nagawa. That's right. At saka, ang daming kaso sa PCGG, Andy Bautista pa, dati pa, di ba? Ano bang nakuha nila sa inyo nung mag-a? Kaya nga, at saka pinagpipilitan nila na may mga conviction at mga kurakot at kung ano-ano sinasabi. Wala akong narinig. Eh, abogado ka, explain mo, ano ba yung millions and millions ng kaso namin? Wala nga eh. Kaya nagtaka ako. Kasi nga, diba? Yung sapatos na naman nakita, eh, ang dami ko namang sapatos din. Sa totoo lang, ang mga Pilipina, lukalukang sapatos. At saka nakita ko si yung nanay mo, nasa 168, bumibili ng sapatos niya yung tag-250. Oh, correct. Papatulan niya yung chinelas doon. Love, she likes that. Nakita ko, then, kasi madaman dito, kaya pala dami yung sapatos. Kasi pinagpapatulpatulpan. Tapos sapatos doon. Kasi yung tatay ko, maliit sa kanya. Lumaki siya ng lumaki. Nung umpisa, pantay lang sila, 5'7 na half. Okay. Tapos tuwing anak, lumalaki siya. Di ba, pag nang anak, di ba lumalaki? Tapos ang kanda yung mama. Eh, bandang uli, ayaw na ng papa ko. Wag ka nag-heels. So, pag nasa abroad siya, rarampa siya, ganyan kataas ang heels. Oo, nanotice ko. Diba? Kasi nagli-level up siya kay mga kadaki. Other people. Kasi ayaw daw niya nakatingala dun sa mga puti. Tama na daw yun. Enough of that. Nakatumanga sa puti. So, gusto niya naka-level siya. Pero pag nandiyan yung papa, hoy, tanggalin mo yung heels na yan. O di doble-doble na yung shoes right there and then. At matindi parang marikina nun eh. Ay, oo. Ang bongga pa ng marikina noon. At saka liliyo. Alam mo, dapat siguro sabihin natin kay President Duterte na i-ano natin ulit, i-revive natin yung marikina shoes. Kasi alam mo, dati, yung marikina naman talaga eh. Bilhin yeah, fashion na fashion. Ang alaki, di ba? No? At saka Bisaya yun, no, Karep. Kailangan matching ng dress, sa shoes. Hindi siya lalabas ng bahay pag hindi totoo matching. Totoo yan. Ako, lahat ng Bisaya. Hindi makalabas ng bahay. True. Alam mo naman, stay sa balay. Pagpula ang t-shirt, dapat pula din ang sapatos. Correct. Pag hindi, mortal sin yan. Makakasakit, hindi makakalabas ever. Bigla tayong,
kalok. Ikaw ba? Ganun ka din? Hindi naman. Slight. Pero fabulosa. Slight. Fabulosa. Pero gusto ko rin ng shoes. At si Borky ang hilig sa shoes mo. Sakit. Tapos nagulat yung mami ko. Sabi ng mami ko, ano ba yung binibili niya yung basketball shoes? Yung mga Nike, Adidas na yan? Bakit mas mahal pa sa Ferragamo? Nagulat siya. Sabi yung mga NMD, mga ganun. Yeah, yung mga limited edition. Oo, mahal yun. Ang tanong, anong pinakamahal mo sapatos? Ang pinakamahal kong sapatos? Hindi ako bumibili ng mahal ng sapatos eh. Pinakamahal kong sapatos yung rubber shoes. Pareho ng mga sapatos. Itong sa pangalawang tanong, sino pinakamahal mo? Pinakamahal ko? Yes. Sino? Daddy's girl ako. Ah, growing up, oh, pinakamahal ko daddy's girl. Tapos, talaga? Parang kapatid lang namin si mami ko. Kasi kung si Tidora, hindi siya mabae. Tapos, parati siya po, wala, mag-absent na kayo, tara, maglaro na lang tayo. Ay, ganun? Kaya, parang nanay ko. Parang hindi siya strict at all. Ah, ganun? Oo, oh, samantala siya yung teacher. I'm just, tatay ko galit na galit. I'm just curious ha, kasi alam ko si President Marcos. Bonggang-bonggang matalino yun. Kasi di ba, nag-bar exams na number 2, one of the highest grades din. Ever, ever in the nakakulong siya noon. Correct, nakadetail. Nakakulong siya noon. For murder. So for murder na, actually si Justice Florence Vergara, sino ba nag-ano sa kanya? May judge noon na naging Supreme Court din kasi he was really, believe siya kay President Marcos. Yeah. Ako po guys ha, I have to be honest. Oh, yung Justice Laurel. And he offered him a pardon. And then my dad said, no, tapusin natin ang kaso. Gusto ko ma-acquit. Ayoko ng pardon. Yun po yung mga bagay-bagay po na ako, while I was growing up, syempre biased ako. I have to admit, syempre, hindi naman, ako. Eh, wala sinasabi ko kay madam na side namin. Ako, sinasabi ko talaga na talagang ano ako, dati, nadala ako dun sa yellow fever, nadala ako dun sa paiyak-iyak, nadala ako dun sa... But ngayon kasi, I have to have an open mind kasi, parang dapat pang-move on na tayo dun, di ba? So, nagtataka ako, bakit never forget? Ano bang, bakit? Ano? Kaloka, di ba? Parang love life lang, never forget. Never forget. Ay, katulad ng pagmamago kay Borgie, gano'n? My forever! Wala. Sabi ko, kasi never kalupohan. Forget. Hindi kami nakakapag-move on. Hindi. Ang pinakamatino na sinabi namin, yung Marikina shoes matipay. Marikina shoes matipay. Unlike the China shoes. Oh, pero ito na. Yun ang na-achieve namin. Magtinunata. Dahil sa shoes? Hindi. Meron na silang high-end. We love China. Ako gusto ko ng chinito. Oh. Pero yung China loves Imelda Marcos. Pero Gillette. Ayoko ng Jupot. Bastos! Di ba mga inchik Jupot, di ba? Oo. Ah, hindi na intindihan yan, no? Jewish ka na lang. Para matapos lang sa team. Wait! Itong tanong natin. Holy Land. Wholesome kami ngayon, wholesome. Wholesome. Okay. Pag ano? Kung ulam ka, madam, ano ka? Eh di pinakbet. Ano ka ba? Pinakbest. Hindi ka bagnet? Ha, bagnet, sarap. Sino yung bagnet sa'yo? Sino yung iniisip mong bagnet? Ang pinaka-bagnet sa amin, uh-oh, deep fried. Ang deep fried siguro. Si Bongbo, possessed siya ngayon, wawa naman. Ang brother ko, bagnet. Oo, prito-prito siya ngayon kayo, sa protesta. Nag-aaway ba kayo ni Bongbo? Hindi, mabait siya niya. Ako talaga? Sa salbahe. So wala kayong niyo. Wala kayong si parang... Si Bongbo at yung mami ko. Yung nanay ko nag-join, no? Mader! Mader, ha? Ikaw, ha? Nag-namfrel pa yung nanay ko nasa US. O, yung ay, nasa America. Nasa New Jersey. Ay, nag-aral ako ang doon. Neighbor nila is nag-aral actually, Bear. Fabian Bear, neighbor ni sister ko. Goodness. So they're telling me about, ganun-ganun. Sabi ko, ay, maganda. So nag-aral siya saan, sa? Princeton. Kami lang yung girl doon. Tapos ayaw ng mga boys. Lahat boys. Akala mo naman maraming liligaw sa'yo. Ang ending, naging sister na lang kami. Bakit? Wala. Wala silang interest sa amin. Ang papangit namin. Ganun. O hindi. Araw-araw ba exotic, di ba exotic tayo doon? Hindi. Dapat nga ganun. Pero dahil nga kami yung naging kabarkada nila, wala ay, na. Nawala. Na friend zone kayo. Na friend zone kami. Walang nangyari. Ganun pala yun. Ganun pala yun.
Wala rin future pala yun. Ay, oo. So, kaya huwag na lang. 10 is to 1 ang boys. So thinking mo, wow, I'm gonna be so popular. Ay, in fact, ako, magiging bridge ka sa lahat ng mga weekend love nila. Ba yun? Hello ka. Oo, wala rin nangyari. Hindi ka kami naka-achieve. Sana inano mo na lang. Eh, mabuti na rin yun. At hindi kayo, baka hindi ka nagkaanak ng isang Borg. Ikaw talaga. Hindi talaga makapag-Borg sa adyan eh. Joke lang. Oo, baka magalit yun. Pero okay si Borgie. Tapos yung ikalawa kong anak, si Attorney Michael. Ayun! Abogado yun. Abogado. Ayun. Sana sa UP yan nag-abogado. Nag-abogado siya. Oh, alam ko, naalala ko yun. Alam mo naman kasi, yung isa lang yung school na kilala namin, UP. Parang yung public school. Tatay ko, hari ng public school, yung lola ko. Teacher sa public school sa Arellano. Ako teacher din yung lola ko sa public school. Principal. Di ba yung mga anak ng teacher, parating honor. But you're never good enough. Yeah, you know. You're never good enough. Yung nanay ko nga eh, mami, pumasok ako ng bar. Hindi ka ng bar. Ganon? Hindi ka top 10? O siguro naman, number 11. Hindi lang nalista. Hindi talaga sabi niya. Hindi ka lang, tinabi pa niya, sigurado kang pumasok ka. Oh, ang lipid ng deaf ed, no? Nakita mo ba yung pangalan mo? Ba't sila ganon? Never good enough, no? Nakakaloka talaga yung mga deaf ed. Pero nakita mo naman ang effect. Diyosa ng mga bakla. Diba? Kaloka. Pero parang hindi yata yun ang pinangarap nila sa atin sa hindi naman. Feeling ko naman, ito. What will you, paano mo, anong masasabi mo sa mga taong galit pa rin sa inyo? Sa akin, okay lang. Wala tayong magagawa dyan. Pero sana, makinig naman sila sa side namin na unti-unti lumalabas na rin. Mm-hmm. Nalulubat na. Hindi okay lang yan. Walang problema. Gagawa tayo ng paraan. Hindi ko na panic mo. May awang so funny. Ayun. Hindi ko naman sila inaaway na. Dati, sabi dapat patulan daw. Kasi bakit? Ano yun, a lie told a thousand times becomes the truth. Yun nga. So, it does not have to be true. It has to, you just have to like... Ulitin lang. So ngayon, ang effort namin is to write our side. Okay. Yun. Kasi September 11, 100th birthday ng tatay ko. Ha? So 100 years. Sa Marcos Centennial, nakakaloka. Talaga? Yeah, it's already 100 years. So, yun nga, parang obligasyon namin to tell our side of the story. Kasi, ayun na, may social media na, may pag-asa na. Kasi yung traditional media, which was always locked out to us, ayun, may katapat na, talo pa. O, di ba? Oh, may question ako. Anong feeling mo kay Lenny? Kilala ko siya. Oh. Ang kilay. Nakita mo yung kilay ko, ha? Ang kilay. Ano feeling mo kay Lenny? Walang yaka talaga. Okay naman siya dati kasi housewife siya, tapos kasama siya ni Jesse Robredo. Na-meet ko sila mga mayor ng Naga City. Natatalinuhan ka ba sa kanya? Ikaw talaga. Maabogada yun, no? Pagkaganyan. Hindi lahat ang abogado magalino. Alam mo yun. Aminin mo yun. O yun. Hindi, parang okay naman siya. Kaya lang, eto nga, sa politika, syempre, bago lang siya. Sana magsarili siya. Kasi kung minsan, parang tumayo siya ng sarili niya kasi minsan parang wala actually say nang kung anik-anik na ewan ko kung nadadala or what. Syempre ang hirap-hirap naman ang sitwasyon niya kasi ang bago-bago pala niya. Ay nako, I'm trying to be so diplomatic. Yeah. Well, I will say it head on. Huwag siyang magpagamit. Ayun. That's it. Diba? Na, that's always the magkaroon siya ng sariling buto at backbone. Yun kasi, di ba? Kasi mahusay naman siya, nanay naman siya, abogado naman siya. Dapat panindigan at nagsasakay siya ng bus, namamasura siya sa New York. Di ba dapat mamasura? Namamasura daw siya. Di ba naalala mo, nag-post siya na may mga ano siya, nasa basurahan siya. Tinanggalan pa niya ng mga pag mga damit yung mga tao doon sa Boston. Yeah, di ba minsan, exage na, no? Yun nga, di ba, kayo na napagbintangan kayo dating exage. Sila na nagsasabi na exage siya, Lenny ha, alam mo yan. Kayo talaga, salbahe. Ayaw mo lang kasi laylayan. Pag tinasan laylayan, kita panty. De, joke lang. Hindi, okay yun sana kung nakapanty. Eh, kaso, tinanggal ni Bullet. Nasa lugar na tayo. Sa Quezon City kakabahan ka. Hindi naman ako takot kasi wala akong anak, pwede nila akong patayin.
is so mean. What is anik-anik daw? Yung anik-anik. Kung ano-ano. Ano-ano. Kalokohan na lang. Kalokohan na lang. Anik-anik. Ganyan. Ay, sinungaling. Itong mga viewers ko, talagang pag-upgrade, nabibis mode sila. Bakit sila ganyan? Kaya talagang galit sila. Kasi nga, itong mga taga-Japan, mga galit-galit kay Lenny yan. Pumunta yan ng parang ano. Okay naman siya dati. Yun nga lang, medyo sumusobra yata. Actually, nung before elections, ako wala akong pakialam kung sinong manalo sa kanila. Kung ganun ako, wala ko. Bahala sila. Sa presidente lang talaga ako. Ba, may pakialam ako kasi kawawa rin yung brother ko. Eh, ako naman kasi nung time na yun, parang nandito pa rin ako sa aking martial law. Ano, hang up. Pero na-realize ko later on na, parang tayong niloloko ng mga hayop na to eh. Ganun ako, kaya nagbago ko ako. At saka, siyempre, nung nakita ko na si Borgi, kasi ko, ang hirap kumite. Magaganda yung anak ko. True. Ang nanay naman maraming kasi Diyos. Maraming gwapo. O, diba? Sa lahi ng gwapo na lang, ganun na lang. Ang lupe. Question. Yung mga anak naman. Diba, like, Baste, mga anak naman ganyan. O, diba, sa lahi na lang ng Pogi. O, Sarah, beautiful face. Kahit wala ng buhok. Maganda pa rin. Diyos ko, dahil nakakaloka yun. Oo, kahit magpaahit. Who cares? Beautiful pa rin. Eh, ito yung ano ko. Si Bongbong, si BBM din naman. Ang dami din naman yung ang kapit din ng mga anak ko. Nasa lahi yan. Nasa bungo yan. Walang yan. Siyempre, kasi pag ang bungo mo medyo ano, medyo abnoy-abnoy. Ganun. Pero ito, nung panahon ni... Sabi ng mami ko, allergic doon siya sa pangil. True. Ang kapit niya. Oo. So, ito tanong ko. Pag si Pinoy ba nasa harap ng nanay mo, makikita ba niya? Si Madir. Hindi ko alam. So itanong, itanong natin. See through. I don't know. But, hindi, magalang naman yun. Kasi syempre, naging pangulo natin. Pero, see through pa rin. Sama. Huwag kayo ganyan. Ano? Nagagiga ko yun. Noy-noy. Kasama ko sa Congress. Yeah, pero aminin mo. Ako nandun ako nung panahon na yun eh. Ano ako sa isang sa isang congressman na 80 chair. Wala naman siyang magsaysay. Wala naman siyang ginawa, 'di ba? Ayun mo ba? Sobra. Yun kasi yung problema. Ang congress parang high school. May mga siga-siga. Tapos diba? Tapos mga UC-UC break sa labas. Parang mga ganggang lang. Wala lang. Tapos magbibilyar. Ganun. Disappear. Tapos magkakalert siya. Hindi magkakorum. Kasi wala na. Wala. Tumakas na lahat. Tapos diba? Yung iba naman, pasiga-siga kami. Pa-effect na. Oh, meron pa kaming interview at saka campus tour. Ang arte-arte namin. So, totoo lang. Ines? Pag-iisip ko, napaka-stupid itong mga bagets na to, feeling. Pero ano, pero syempre ikaw, I know na, kasi ako, ang pera yung sinasabi sa mga watchers ko na, ayun, Canada, wow! Marami yan sila, na in order for us to be politically mature, kailangan tayo magkaroon ng accountability nun sa public official. So, palagi ko sinasabi, ano bang nagawa ng isang legislator? Eh, ito po, ako, I have to be honest with you, with the Marcoses, utang ina, may results. So, meron naman kaming, kumbaga may report card sa school book. Yun nga. Asan na yung report card? Yun nga, hindi dadaan sa TV. Yun, kasi ako, wana, puro kuan, media-driven eklat. Yun nga. Doon ako nabibwisit kasi tayo mga Pilipino dapat. Ako ha, hindi ako maka-Marcos, hindi ako maka... Alam mo, inamin ko dati ilang na alam ko. Pero, ang sasabihin ko lang, ilang kalye, kilometrahe ng windmill, ilan yung power sources, magbilang na lang tayo ng accomplishment. Doon lang ako nakita sa Ilocos, ang pagkalaki-laki ng electric pan. Ang dami pa nila, walang tigil. At saka, yung patapat bayad, walang tigil. Kaloka, long unwinding. Kinantay ko ang long unwinding road habang dinadaan ko. Naka-soprano. Tsaka talagang buwis bayag yung kanta ko noon. Talagang naninikip ang bayag ko sa kanta. Gusto ko talaga si Madam Amy. Siyempre, diba? Ang mga first daughters na interview ko na, ha? Kasi naman si Pili wala namang daughter. Hindi naman daughter yun eh. Bakit? Ano mo ka? Karag, aliw yun, bakla yun. Baklang ano, hindi ko bet. Ano hindi mo bet? Sobrang. Baklang bully, ganun. Ay ganun. Si James Yap. Gusto na si Juana.
Bisaya kasi yun, may ang dila nun matigang. Gaga. Ayun, pareho na yung Ilocano, ganun din. Mga Germanic. Mm-mm. Oh, ikaw talaga. Ikaw? Sa palagay mo ba? Ay, walang asentero sa Ilocos. Oo nga, ang liliit ng lupa namin, parang bowling alley. At saka ang daming bato-bato doon. Puros bato-bato sa lahat. Oo, so, kaya ang dapat doon kung gusto mo mapakamatay, gano'n. Wag. Mag-beach, gano'n. Kaya akyat ng waterfalls. Magpalagay ng resibo sa banggi, gano'n. Hindi, masaya to. Lapang ng lapang. Ano bang, siyempre ikaw ay isray na ng mga bakla. Paano mai-invite yung mga bakla sa Ilocos? Anong pambenta mo doon? Anong pambenta ka doon? Aside sa, of course, sa longganisang Ilocos. Oh, loka. Siyempre, benta na sa amin yun. Hindi mo na kailangan ibenta sa amin yun. Loka. Oh. Ano bang may mabibenta sa mga beggy sa Ilocos? Except kay Borgie, kasi akin na yun. Kasi yun. Huwag mo ibenta sa iba. Ano bang mabibenta sa Ilocos sa beggy? Paano ba mag, ano? Paano maibenta yung Ilocos? Kasi ayoko lang maging seryoso kasi alam mo, alam na natin itatrabaho ito si madame, hindi natin kailangan yan. Kaya nakita mo ako nila, parang harag na harag siya. Maraming food. Yung mga food na bastos, di ba, nang pag-usapan alam ng mga kapatiting. High-end cholesterol, high ayun, quality. Ayun, gusto ko yun, mamahaling cholesterol. Very good. Pang mayaman. Yung mga dinugoan na crispy. Ayun. Yung mga crispy. Yung empanada na binake na. Binake na prinito pa. Hindi nakatitis. Bongga, di ba? O yung mga ka-foodan. At saka, events. Ang saya-saya ng events namin, nakala mo ba? O na, ang saya-saya diba? Doon, yung Miss Ilocos Lovacla, pinaka-riot na gay show in sa balat ng lupa. Ay, gusto ko manood niya. Ilan laban ko siya. Insane. Nakakandirty. Yun ba yung ano, yung mga, pag maglunulok ng isang stereo paglabas, component? Correct! Yeah. Ang lupit. Tapos yung papainuming ka ng base na may sili. Ang nakakaloka. Tapos ay, mga bakla lang pwedeng gumawahan yun. Mga bakla lang pwedeng gumawahan. Yan. Tsaka yung mga tanong. Lumunok ng patibong, yung mga gano'n. Ganyan. Tapos yung mga questions na totally walang sense. Ayun. Kakainin mo? O kakain ka? O kakain ka? At next question, lununukin mo ba? Ah, diba? Oh, madali pa yun. Eh, anong mga tanong? If you wanted to kill one of the contestants, ganit. Which one? And why? Ayun. Tapos world peace ang karuntong. Walang sense. Ang saya-saya. Okay, alam mo, if you want to kill one of the contestants, would you kill yourself? Would you kill yourself first? And them later? Or them first? Yung mga gulo nun. Ang saya-saya. One million people nanonood. Alam mo yung first time na nila maglaba, nainis ako. Bakit? Nagkakit ako sa mga backler namin. Bakit? Kasi, ang title ng segment, Philippine Backler. Hindi ko mag-guess. Ano kaya yun? Philippine Backler. Naglabasa ng mga Becky, lahat nakaganyan ng hair. Very 70s, 80s, 90s. Big hair. Pagkatapos naka-red terno ang mga walang hiya. Walang sapatos na kaya pa. Walking around. Tapos, bakit kamukha ko yung punyemos na yan? Another one. Philippine Backler present. Tapos ikalawa. Tapos ikatlo. Ako na pala. Walang hiya kayo. Mga bruha. Ganyan ang Miss Ilocos Lovacla. Dinaon. Oo. Ang bastos nila. 38. Kamukha ko lahat. Ang bad. Kainis. Tapos maganda pa yung makeup po. Talong-talo ako. Wala akong sinabi sa extension. Hindi ba? Punyeta, mas bakla pala to sa amin. Ang sese, no? Ano? Ah, kabaliw. May Lenny. Since type na type mo si Lenny. May Lenny Robredo. May Lenny Robredo nung last Ilocos. Nung last Miss Ilocos Lovacla. Lenny Robredo. Nung last time na Miss... Ayoko sumama rin ito, mga walang hiya. Alam mo, nung last Miss Ilocos Lovacla, may Lenny. May Lenny Robredo sa isang maliit na mesa. Akala ko Lenny Libag. Ang sama ninyo. Nagulat ako. Pinagpapawisan ako ng malapot. Walang niya kayo. Papatayin ako ni Beng Beng nito. Si Bongbong talaga magagkala. Hindi, si Bongbong naman. Masa, ano naman? Kung magino o yun. BP. Ayaw niya ng ganyan. Oh, ayaw naman. BP. Ang lupet. Alam mo? Tapos yung... Paying balato. Kain lang siya ng kain ng kakanina noon. Ba't kinakain niya noon? Nasistress siya. Hindi, dun sa Miss Ilocos Lovacla. Kasi wala naman daw trabaho. Miss Ilocos Lovacla. Lugaw. Nakakatawa siya. Insane. Pati
yung mga pangalan, lahat ng countries, binastos. Aliyo. Diba? All the gay festival. Ay, we have the oldest gay festival. Uy, really? In the whole Philippines. Tell us about it. It's called the Sunflower Festival. Oo, may mga 8-year-old Becky na... Why ba? Oo, at saka bongga. Ayoko umabot ng 80. Nakadiamonds, nakadiamonds. Walang sinabi. Kailangan, pag nategi ako, kailangan banat-damanat pa yun ang mukha. Nakakarosa sila. Kulang na lang santo. Karosa? Beautiful. Ang ganda-ganda-ganda ng Miss Sunflower. Kunyata? Yeah. Tapos may i-declare ng kung anik-anik ng mga diba? Gay rights so are human rights in Ilocos Norte. Oh, gays are humans, but sometimes you can be animals. Or at least eat animals. Oh, ayun. Ha? Diba? Oh, pero wala. Wala. Pero magseryoso tayo. Magseryoso tayo. Ano ba talaga problema if I yun yung joke? Wala. Baka, the Game of Thrones, local politics. Yung daughter niya, patatakbuin niya. So, papalayasin ako sa district niya. Eh, sabi ni mother, eh, dumiretso ka nilang Miss Universe. Para wala naman, mananalo ka naman that's doon. That's true. In the interest of world peace. Mm-hmm. Diba? Let's do it. Total. Pero may question. Sino ang kadebate ko sa Senate? Hindi yata ako bagay din. O, diba? Correct. Yeah, Ilocos Lavacla. Kami. Ito, anong comment mo dun sa ano? Sa away ng mag-asawa. Ito totoo ha, walang plastikan. Oo nga, wala nang plastikan. Baklaan to, pero alam mo naman kami mga bakla, nagsabi kami ng totoo. Saan ka ba naniniwala? Basta, ayoko yung sinasabi na nasa likod kami, pati ba naman yon? Binayaran na kita, binayaran ko rin si Trish Bautista. Kami daw ang nasa likod ng politika ng pag-aaway ng mga mag-asawa niyan. Ano ba naman? Totally baka naman kayo nagbigay ng latigo? Oh! Huwag kang ganyan. Afraid. Ganyan. Pero talaga bang may latigo? Ayoko kasi ayoko. Ayoko kay Egan. Siya nagsasalita ng ganyan. Ba't kaya alam ni Egan yan? Egan magsabi ka ng totoo. Sabihin mo, name your source. Mm-hmm. Oh, diba? Baka ikaw nagdala ng latigo. Joke lang. Oo. Ano yung plans mo for the future? Ayan na nga. Ikaw, anong plan mo for the future? Wala. Makapapoint ka. Ayoko! Ew! Siyempre, mahirap sa akin kasi malandi ako eh. So, di ba, lumalayas ako ka, sa... Girl. Oo, lumalayas ako ng ng Thailand. Kung ikaw nga nagkwento na. Ito ha, ito chismis ko to. Harap ako. May lugar po kasi sa Bangkok na nuknuka ng balahura yung mga macho dancer na kung ano-ano man. Alam niya! Pati yung aquatica, alam niya yung nasa na swimming pool na mga lalaki na nagsiswimming pool. Alam ni Madam na isa kayo gumano na po. Parang ibang klase. Mga bakla, hindi nyo alam lahat to. Alam ni Madam. Oh, pag malaki, nakakahiya. Hindi. Hindi. Alam mo naman? Hindi. Pero masaya kaya, laugh. Correct. Diba? Nakakaloka. So, all the shapes and sizes therein. Gaga, at nakalambitin. Floating around. Loka. Walang sinabi yung dampa. Wala. Isda lang yun. Isda dito. Nakadalag. Gaga. Iba-ibang klaseng dalag. Magiya ka talaga. Bastusin girl. Hindi kasi. Yun nga. Ang dami kong barkadang Becky kasi. Ba yan? Kung saan ako kinakalag ka. Hindi siyempre. Only a Becky can can... Ang mga babae dito dahil... matatakot. Si mother kasi nagsimula niya ni lahat ng barkada, baklaan ba? Hindi kasi nga, lover of beautiful things. Correct. So, pwede kita, ay, kasi, di ba yung mga bakla notice yung pag naglalakad? Oh, yeah. Ang ganda niya. I like that. Tigil. Pictorial. Diba? Shopping. Itsura mo lang ng datong. Go! Go pa rin. Shopping. 168. 168. May mga hanap pa rin. At saka, alam mo, yung pinakamagandang shopping, 168, yung mga mumurahin, yung mga galing, yung mga... Tapos gift, hatag, hatagan iniya, hatagan gihapon, para parati siyang may hatag. Alam mo naman yun. Pero nakakagay, Bisaya talaga hiya. Hindi, Bisaya. Ganun lang ang Bisaya, diba, generous. Pag-testa. Total, sabi niya, sa Leyte, bukas, bagyo na. Kaya i-share mo na lang sa mga love. Malamang magbabrown out. Magbabrown na. Tapos may earthquake pa. Oh. Ay, naku, hatagan kita. At saka biglang may magsasabi na, you are a Romualdez and he is an Aquino. Ganun. Eh, mahihirapan tayo dyan. Difficult. Ayun. Eh, ito. Ano?
tatapusin na namin in a while kasi naawa na ako. Okay, walang, oo, wala na nga siya. Erase the board na nga ako. Wanna MU. Oh, pero syempre may ano, may interview mag ano. Ayun, madaming papalik na interview. Oh, ang dami niyan, Diyos ko. 3,800 viewers. Pero mas marami yan. Kasi ano na, friends lang yan eh. Hello everybody. Mm-hmm. Anong po? Ano pong mensahe niyo sa mga ano, sa mga DDS supporters natin na medyo may konting ano pa rin, may konting puot pa rin sa mga sa nakaraan. Sa mga nakaraan ay sa DDS. Ano masasabi ko na lang, talagang now's the time. May perspective na tayo, may distansya na. Pag-aralan natin yung nakalipas para naintindihan din natin yung ginagawa ni Apo Presidente Digong. Kasi siya na mismo nagsasabi, ipulot natin yung magagandang ginawa ng time na yun. Kasi hindi po, totoo, diba? Hindi naman po lahat ng nagawa. Hindi lahat mabuti, hindi rin lahat pangit. Hindi sila po yun na hindi din naman lahat maganda, liit, maganda diba? sa nung last 30 years. Hindi din lahat pangit. May mga maganda, may pangit, pero kaming dalawa maganda. Oh, so sorry na lang. Mm-hmm. Di ba? Anong mga mensahe mo sa mga tala? Of course, alam ko na mga Ilocano talaga. Ako kasi Ilocano ako. Alam nila na Pemestisa. Hindi, kasi may itim yung father side ko. Alam mo kasi sanay sila sa ayun sa kasi mga Ilocano talaga. To death, oh, talagang wala silang ano, talagang pag-araro-araro 'yan. Pag sisid-sisid 'yan. Pero magaling talaga si Presidente Duterte, 'di ba? Oo, tsaka si Presidente Duterte kasi parang may Ilocano ano, declination kasi yung mga karamihan ng mga Ilocano din. Daming nga sa cabinet Ilocano, DJ lahat. Nakakalim nga. Oo, when nga rin. Ayan. Di ba bunga? Yeah. It's good eh. Kasi imagine na balik yung martial law. Kasi kailangan talaga sa Mindanao. Tuwa nga yung mga tao doon. Pero noon, bago siya dumating, pag sinabi mo martial law, nanginginig na lahat ng tao, lahat bad. Eh, hindi naman lahat bad yun. Hindi, kasi ako sinasabi ko, kung bad yan, ba't nasa 1987 Constitution pa rin yan? Exactly. Bakit nag-repeat performance? Oo, at saka bakit yung mga bata natin ngayon, pag na-mention ng martial law, parang pinapatay na sila. Kaya nga. So, nasa education yan. Dapat yun nga, tingnan mo nangyayari sa Marawi, kabaliktaran. Yung mga pumapatay, yun ang hinuhuli dahil martial law. Baliktad. Hindi katulad na ngayon, may mga judgment tayo na nagiging ignorant today tayo. Ang problema kasi ngayon maraming mga sorry kasi ako from a Catholic school, maraming Catholic schools so talagang iba yung nangyayari, iba yung natuturo, so sana po baguhin natin yung very un-Christian kung minsan magsalita, no? Kasi di ba isipin mo yan, ang sinasabi nila pagpapatawad kasi at sinasabi sila may kalokohan. Di ba sinasabi nila na pag namatay yung tao may ano na may judgment na may ano na ganun. Eh bakit namatay na si Apo Marcos? Eh hindi pa rin sila maka-forgive. Talaga grabe talaga. Iba pa hukay pa nila. Ano sila mga zombies? Nakakatakot naman yun. Kaya nga mabuti nga niya pero dinismiss naman ng Supreme Court. Kaya, yeah, pero sino ba namang, sino si Raulo ang magsasabi na ipahukay? Ano ba? Ano yung mga aso? Ipapahukay yung mga buto-buto? Ano gagawin nila sa buto-buto? Gagawin nila ng tinola? Sa palaga kayong patay. Kaya hindi naman sa hukay. Pero nakaka-bother yun. Anyway. Parang, ano yung nakaka-bother talaga? Bakit magiging kanya ng Pilipino, no? Mali na yung values. Ano wala yung, ano yung sobrang proud ka sa lugar mo? Bilang isang Ilocano. Bata ka proud? Kasi alam mo. Alam mo, nakakatawa kasi. Di ba parang pinag-uusapan yung Pilipino? Ano ang Pilipino? May identity crisis. Hindi ma-describe kung anong meaning ng pagiging Pilipino. Pero, sa Ilocos, kapag sinabi mo Ilocano Act, talagang alam mo na kung ano yon. Sabihin na nilang kuripot, maitim. Sabihin mo na na sobrang sipag. Sabihin mo na kumakain ng madaming bagoong at pinakpet. Sabihin mo na lahat yon. Basta kami, alam namin kung sino kami. Hindi kami nalilito. At hindi kami nai-impress ang Ilocano, Hapon, Inche. Hindi kami nai-impress kasi maliwanag sa amin. Ilocano Act. Ayun. Ganon. Naliwa-liwanag. In the same way na pag Bisaya, ganon diba? Din. Hindi mo walang crisis. Yung parang pag nakita mo hello,
Bisaya ka, no? Oh, Bisaya ka. Alam mo na na matigas yung dila. Bisaya na yun. Alam na natin, di ba? So, at least, may pagkakaano. May so, ano yung sabihin, no? Dapat federalism talaga. Kasi yung nga, I'm going to that, ano. Ay bahabahagi. Ikaw ba ay... According to dialect groups, ganyan. Ikaw ba ay naniniwala na... Na ang federalism ay dapat isulong ng presidente? Oo nga, gustong-gusto ko yun. Kasi sa totoo lang, yung Northern Luzon tsaka yung Mindanao, yun talaga hindi nagpa-ape, hindi nagpasumpo sa mga imperialist powers, di ba? Forever may Mindanao. Si Gabriela Silang pa yan. Oh, yeah. Diba? Si Madam pa. Buhay pa yun. Pinakaunong gawin. Nakikita pa siya sa bundo. Promise, nakakabayo, tigilig-tigilig. Naniniwala kami doon. Buhay pa si Gabriela. Elvis is alive and hasn't left the building. Diyos ko, baka pag pumunta si Lenny rin, bigla siyang maano, maano. Ay, magkabayo muna, girl. Yeah, diba? Baka biglang may ano. Ay, nang ganyan. So, ganun. Gusto namin yung federalism. Kaya, bakit na-aksay yung panahon ng Kongreso sa mga kalokohan na local politics? Dapat tutukan na yung agenda yung Ligo. Kasi sabi ni Presidente, Imperial Manila. Pero paano pag hindi nila na-pass? Alam mo, tuwa yung mami ko. Alam mo, umiyak yung nanay ko sa Sona, parang kareha. Bakit? Alap ako nalang. Ay, kasi yung Balanhiga, Bells of Balanhiga. Yes. Ay, wala siya. Sabi, because that was he's the only one who remembered. Alam mo naman siya. Hindi kasi, nationalistic si President Duterte. Tsaka yung mami ko, waray. Eh, talagang, sa kanila yun. Sa kanila yun. Sa kanila yun. Kasi, minasakur, di ba? Mayami pinatay. Make it a howling wilderness ang order sa Amerikano. At talagang, scorched earth. And tanggalin yung bell to make it sure na that it will be a symbol that we were there and we killed, imagine, oh my God. A howling wilderness, imagine. Tapos all 10-year-old males and above to be massacred, butchered. Ayun, inubos talaga. Kaya iniyakan ng nanay ko at ng mga and it's not in the history books, ha? Nothing. It's not in the history books. Pero yun ang problem. Kaya, feel na feel talaga ng mami ko yung Sona. She's crying, she turned to me and she somebody remembered! Ito, ma'am. Ito. You're one of the congresswoman na medyo very, very influential. Is it okay na makiusap ako sa'yo na yung we try to change our history book which we teach out, you know, yung ginagamit ng mga bata natin kasi ang dami kasing misconceptions andun eh. If you sana naman iyan natin. Lupit naman nun. Kahit si Marcos at ipalit si Lenny. Lupit ng mga nakikinig sa'yo. Nakaka-afraid. Actually, ako sobra akong proud sa mga followers ko. Alam mo kung bakit? They have their own opinion. At hindi sila, ako hindi ko sinasabi kung anong paniniwalaan nila kasi sila may opinion. I trust them because I believe that, you know, we Filipinos, we should have our own mind. Hindi tayo pwedeng magpapadala ng kung sino-sino man. Nakantahan tayo ni Bernalisa ng magkaisa. Akala yung totoo na yun. So di ba dapat ano, dapat we have, alam natin paano mag-isip, di ba? Hindi tayo, I don't really need to tell you what to do. I'm not telling you to support the Marcoses or anybody else. Walang revisionist history, tapos kanya-kanyang version. Hindi, dapat isulat lahat ng kailangan sulatin at alamin, tapos pag-aralan. Kayo nang humusga. Kaya nga, di ba? Papayag na nakikinig no, sa mga kung ano-anong media na hindi naman totoo. Mag-insist kayo na, tell us everything and yes, we will process it. And then make the judgment. Yes. You kasi, call it out. Kasi, diba? Kasi mahirap na yung sasabihin sa iyo, half-truth, hindi mo talaga alam, di ba? Kasi yeah, you're just, ano, ito, like katulad nito, di ba? Tuwa ako, happy ako. Yung sa sine, yung General Luna. Oo, napanood ko yun. Kontrabida siya. Oo. Supposed to be kontrabida siya. Pero natuklasan, lumabas yung katotohanan. That he was killed by his own people because it was regionalism. Yeah. It was petty. It was, you know, petty. Ano, hanggang ngayon sa UBEL, Capitenyo versus Ilocano, ganun ba talaga? Ano ba? Makakatulong kaya ang federalism doon? Kung may kanya-kanyang identity na? Well, kasi tayo, we were always meant to be fractured, di ba? Ito nga mo, it was geography. It was the Spanish way. The curse of geography. Yes. And then divide. Divide. So, divide and rule kasi tayo dati eh. So, kaya ang Ilocos, tabako lang ipinatanim sa kanila. Kahit wala nang ganun pa din eh. You know, let's face it. Ganun pa din. Ganun nga.
So kahit hindi na colony, mental pero colony. Pero sinasabi na kasi ng iba, nag-encourage na yun ng warlordism, ng feudalism. Ano na nandun na yun. Andun na naman tayo. Sa palagi ko. Eh, mga paruhinog lang eh. Lumalala ngayon eh. Oo, kasi buti nga eh, nasusuko ni President Duterte at di ba to eh, kahit baka. How can you tell other people na parang sinabi na, oh, nagsisisi ka yung mga Marcos kay Duterte kasi sila yung nasa power. How will you dispel the myth? Alam mo, hindi kami ganun eh. Kasi matagal na kaming opposition. Pag ayaw namin. Actually, ilang taon na kaming opposition. Medyo half an hour lang si ERAP. Pagkatapos ngayon, si Presidente Duterte. Pag gusto namin, at saka hindi kami paligoy-ligoy, papalit-palit ng partido, sip-sip dito, sip-sip dyan. Basta yung paninindigan namin yun. At nanotice ko, nakita ko, hindi kayo nakikisaw-saw sa mga rallies. Kasi kami, marami kaming mga events. Hindi ko kayo nakita doon na nakialam. Na-acknowledge ko yun na minsan nagagalit nga sa amin, ba't hindi kami sumasali. Pero na-appreciate ko yun. Dahil kasi parang sasabihin may agenda na naman, may political agenda. Tapos yung mga people na talagang meron naman silang pinaglalaban, masisira pa yung kanilang kamada kasi nandiyan kami, akala kinulayan namin, binayaran na naman. Lahat naman binayaran na naman. Yun nga eh. Yun baka walang iya naman kasi. Yun na yung maganda kasi nakikita ko na hindi sila plastic ko. Huwag na sausaw. Yun lang talaga yung ayaw ko. Bawang ang tawag niya sa amin. Sahog sa bawat luto. Yung mga bawang ang title nilang, sa amin. Gusto lang nilang makigulo. Ako honestly, ang dami nung nagpalit-busy kami, ang daming lumapit sa amin, gusto nilang ganun. Pero ito, all honesty, BBM, Marcos Group, wala talaga. Totoo, may mga supporters na mga Marcos supporters, pero... Di ba sabi nga ni Bongbong, inclusive yun. Kasi gusto ko ituloy-tuloy yung aking protesta. Kasi alam naman talaga ni Bongbong din kasi na nanalo na siya. Ako, full honestly. Full of confidence naman yung isa. Ako, honestly, alam kong nanalo. Pero kaya lang, konti lang siguro. Eh, siyempre, hindi naman siya adik katulad ng ibang tao na dilat buong gabi. Kaya nakatulog ko, pagising niya, putang ina, biglang na na. Wow. So ako naman kahit naman ako, mabibis mode ako niyan, di ba? Kasi pinaghirapan mo. Kasi syempre, ang hirap ng eleksyon. Ang hirap nung ano, tapos masasabi mo maraming ako. Pero ano man ang mangyari, ang atin lang, sa boto ni Bongbong, mapapatunayan, hindi naman kami masasamang tao at hindi lahat ng masamang sinasabi tungkol sa Marcos, eh totoo. At hindi naniniwala ang tao, matalino na sila. Kasi, bakit siya nakakuha ng ganung klaseng boto? For me, vindication na rin yan ng aming legacy, ng sa ama ko at mami ko. Kahit maraming mali, mukhang meron naman sumasang-ayon na may tama rin. Hindi, ito kasi ganito ka sa akin. Sinasabi kasi ng iba, ikaw Bruce, bakit ka sa mga Marcos? Eh, hindi naman umamin sila sa mga ganun-ganun. At ito kasi sagot ko. Abogada. Hindi una, tatay mo yan eh. Oo. Kahit naman ako, kung may masama o hindi, hindi ko pwedeng alam mo yun, yung parang pamilya yun eh. So, I do understand where they're coming from. Kasi kayo din, ganun din ang gagawin ninyo. It's just a way of saying, let's forget about everything because this is 2017 for crying out loud, diba? At tumatanda na kami pero mga bata pa. Pero bata pa rin. Panindigan. With or without Botox, go. Ako may Botox, okay, naamin ko yan. Kasi gusto ko magiging bulto. Fully stretched, magiging bulto ka. Gusto ko maging patak. Gusto ko maging... Laging gulat. Gusto ko yung simbahan ng ano. Walang yaka. Basta ito mga kaibigan, mga last few minutes na po. Ang haba ng last, ano? Pilipino goodbye. Natutuwa eh. Okay. What is a... Ala, regular hour talk show. Luka-luka. Bongga. Ito, madam. What... Ginawang what trabaho. Is your prediction for President Duterte? Ano yung prediction mo at ano yung hope mo sa kanya? Ako pinagdadasal ko talaga na mababago niya talaga ang ating lipunan. At yun nga, yung kanyang tapa. Ma'am, may pagdududa ka ba na hindi niya mababago? For me, malaki ng pinagbago. Ayun nga eh. Within one year, unang-una, kasi nanggagaling ako sa creative industries, inspiration.
is the beginning of all creative effort. Makikita mo kami. Kami yung inspiration eh. Na nakapag-inspire siya ng a whole new generation of millennials. Na magaganda. Na beautiful and so hindi ka tulad ni Raisa na... talaga naman. Maria Ressa. Ang pangit. Look at friend natin yan. Ha? Pangit. See-through. Alam kong pangit. Oo. Hindi ko sasabihin na maganda. Hindi ko sasabihin na maganda ang maganda. Ang sobra maganda ka. Ay maganda. Oh. Pangit si Maria Ressa. Oh, diba, pangit si Raisa. Pangit sila. Yung, di na-inspire na tayo kay Duterte. So, within 1 year, we're all inspired, we're all fired up, and we can do anything dahil sa kanya. Kaya... So, kung may kakulangan yung taon niya, o may kapalpakan, hello, now's the time to circle the wagons, protect yes. your president at ipaglaban ang tunay na pagbabago. Correct. Diba? Join ako sa Senado. Go sa Valido. Hindi ako ang tatakbo, siya ang ipatakbuhin natin. Loka sa 500 meters. Na lang, kami po ay magpapaalam na sa inyo. Anong parting words po, madam? Ang parting words ko ay maraming salamat sa mga Bruce Nick and all the other Dutertards like me. Let's protect the president at biyag. Ayan, bastos na naman. Mabuhay ang Pilipinas. Awanin ti mantika. Charot! Night!